Dahil nga mahal pa rin ang bilihin, naisipan ko magluto na lang ng pinakbet. So ito nga, ang una kong ginawa, hiniwa-hiwa ko na yung mga karne, yan yung sahog ng pinakbet natin. Ginisa ko na rin siya, ayan, hinalo-halo ko lang. Hanggang sa maging brown nga siya, basta halu-haluin mo lang kasi pag ginisi mong mabuti yung karne, mawawala yung lansa niya. Then mas lalabas yung pinakalasa ng karne, kaya kung napansin nyo, halo lang ako ng halo. Hanggang siya, yan na nga, naging brown na siya. Then, isinunod ko naman yung kamati. Siniwa ko lang siya sa apat na hiwa. Then, makikita nyo, hinalo ko lang din. Hanggang sa lumabas na din yung pinakalapot ng kamatis. Kasi nga, kung mapapansin nyo, pag malapot yung kamatis, mas masarap siya sa pinakbet. So, yun nga, tinakpan ko and then binuksan ko din. Tinignan ko kung yung consistency, kung pwede na ba. So yun, halo lang din ng halo. Durugin nyo rin yung kamatis para mas masarap, para mas lumabas yung lasa niya. Ayan o guys, kung nakikita nyo, sige, halo lang, durug lang. Ganyan lang yung gawin nyo. Isinunod ko na nga guys yung bagoong knob. Yung bagoong na yan, yung lagi kong ginagamit. And then, sinunod ko na yung mga gulay. Hindi ko na kung sino pa yung inunang gulay, kung ano pa. Basta pag nagluluto kasi ako ng pinakbet, lahat na sinasama ko na. Kung napansin nyo, kahit yung kamote, isinabay ko na siya sa talong. Kasi nga, ayoko ng durog na kamote. Ewan ko kung ako lang ba to o kayo rin. Basta gusto ko pag kinagat ko yung kamote, medyo matigas pa. Ganon din sa mga gulay. Ganon din naman sa ampalaya. Pag kasi in-overcook mo yung ampalaya, sobrang pait. So, yun lang naman guys, para may konting pampalasa, nag-add na rin ako ng betsin, no? Yung betsin na yan talaga, hindi naman ako pala gamit. May mga time lang talaga na masarap siyang ilagay, lalo na pag gulay ang ulam. So, kung nakita nyo, ito na nga, pakulo na yung pinakbet. Hindi naman kailangan na sobrang durog yan. Yun lang guys, thank you for watching!